mga idol, welcome back sa ating vlog. At welcome dito sa Rubber Gym. Ngayon ay tinuturuan natin yung ating estudyante. Medyo matagal na rin siya, si Brigham or Brigham Pongyan. So ngayon, ginagawa namin ay warm up pa lamang. Pero yung mga figures na ginagawa namin ay related sa Muay Thai na. Medyo matindi yung mga warm-up na binigay ko sa kanya kasi hinahanda ko yung katawan niya na maging flexible dahil mamaya medyo matagal kaming magpa-pads. So, kaya puro ganyan na pinapagawa ko para makabisado niya yung mga position, mga figures, ng movement. No? Kaya ganyan yung warm-up na binigay ko sa kanya. Thank you.
ngayon, lalagyan na natin ng hand wrap yung kanyang kamay. Ito, obligado talagang lagyan ito para maproteksyonan ang kanyang wrist at saka yung kanyang mga knuckles. Para maiwasan na yun, maiwasan na rin yung dislocation at pananakit ng kamay pagkatapos ng pad work. So, yung ginamit natin sa kanyang hand wrap ay 5 meters para siguradong medyo makapal. No? Ngayon, ang gagawin natin ay mag-mimits na tayo sa kanya o tinatawag ko rin ng pad works. Ito, medyo kakaiba ito kasi kailangan niya lagi nakabantay. Kasi maya-maya, bigla akong umaatake sa kanya. Sumisipa ako sa kanya, bigla akong susuntok. So, ginagawa ko ito para yung mind and body niya laging ready. Thank you.
So, after ng Muay Thai meets pad, ngayon, ang gagawin namin ngayon ay mga drills naman para sa Muay Thai. Ito, tinuturo ko sa kanya kung paano manghuli or paano huliin ang body kick. No, ang tawag dyan ay scoop in. Okay. Iipitin ng kanyang mga kamay or ng kanyang braso ang aking mga legs pagka sumipa. Pero kailangan mag-forward siya sideward, depende kung saan ang gagaling yung ano, yung sipa, kung left or right. Kapag sa left man gagaling, papunta ka dapat sa right, tulad nung ginagawa niya, para yung impact mabawasan. Ayan. Next na tinuturo ko sa kanya ay scoop in with sweep. So, huhulihin niya yung aking paa, pagkatapos isusweep niya yung aking bukong-bukong or yung aking ankle. No? Ngayon, ang susunod kong ituturo, yung check. So, ibig sabihin nito, pag sumipa ako, sasanggain ng kanyang upper shin ang aking paa para ito ay ma-block. So, ang ginagawa ko, randomly, nagbibigay ako ng mga sipa na hindi niya alam kung saan papunta. Para sa ganon, yung kanyang alertness, no? In terms of checking, ay mahasa. Ang tinuturo ko naman sa kanya ngayon ay scoop out. Kanina scoop in eh, ngayon scoop out naman. Ito ginagawa kapag ka ang tao magpupush or sisipa paharap. No, ang gagawin niya ay ini-scoop out niya, tapos bigla siyang aatras. Para sa ganon, hindi siya maabutan ng sipang paharap or push kick.
Ang next kong yung ituturo sa kanya ay scoop in, pero ito ay defense against the head kick. So sasaluin ang paa na sumisipa sa ulo sa pamamagitan ng pag-scoop in. Pero bago yan, para magawa mo yan, kailangan naka defense mode ka lagi, yung kamay mo nasa tenga mo, sa part ng tenga mo. And then pagsipa niya, bigla mong ihuhook or i-scoop. Ayan o. Pero ito ngayon, may kasama siyang pagtulak para mawala yung balanse ng nag-a-attack.